siya nahihira na kanyang mga bansa upat dahil siya ay mapagbigay at matulungin sa mga hirap at mapagtambay sa mga naaapi. Sa kabilang banda naman, siya ay naghahari-hari at tamay na masasabi natin nag-describe sa kanya as sabit at gutom sa kapangyarihan. At dahil dito, nagmula ang conflict sa story. Nasasabi kong character si Ashon dahil simula ng story hanggang siya ay mamatay, mapapakita dito na iisang layunin lang ang umusbong sa kanya at yun ay ang protektahan ng mahihirap. Part siya ng conflict dahil siya ay isang siya yung kumakalaban sa mga mapapabusong gangway na parang umaangkin ng mga teritoryo ng mga naaaping tao. Siya ang main ang nagtutuwid at nagtatawag sa mga antagonist na yun. Masasabi ko kung part siya ng solusyon dahil nung namatay si Asho, siya ang nagsilbing siya ang nag-unite sa tao para maging sama-sama at lumaban sa mga gambler. Malamling pa. At maunawain pa. Malas ko na lang kapag namatay ako. Tandaan mo to. Mahal na mahal kita. Kasama mo akong tatanda hanggang sa kabilang buhay dahil mahal na mahal kita. Sa stereotypical na karakter ng isang may bahay ang ginagampan na ng asawa ni Ashon na si Kibela. Ngayon hin, magaslaw, medyo mahina o sa madaling salita, isang typical na kung ano dapat ang tingin ng mga Pilipino sa isang Pilipino noong panahon ng setting ng movie, which is 1950s. Mismong si Ashon o ang protagonista na rin ang hayagang nagsabi na dapat si Fidela ay naghihintay lamang sa bahay, nag-aalaga ng anak, nagpapaganda, malambing at hinihintay ang kanyang pag-uwi. Para sa akin, isang matinding societal problem iyon dahil matinding diskriminasyon yun laban sa mga babae. At hindi ko siya nakikita ang solusyon sa pelikula. Kasi hanggang sa huli, hindi naman nasolusyonan mismo yung issue na yun. Tapos, siya yung
karibal ni Ashon. Tapos kiniklaim niya rin na siya yung nag siya yung hari ng mundo. Tapos isa siyang stock character kasi throughout sa film wala naman siyang mabuting ginawa at puro masasama lang mga ginawa niya. As for yung significance niya sa story, siya yung yun nga, karibal ni Ashon sa pagiging hari ng Tandor. At the same time, siya rin yung nagsumusuporta sa mismong story para mag-build up yung conflict nila Ashon tsaka ni Totoy Golem para mas maging climactic at maganda yung movie. Tapos, yung societal representation niya is, I think, corruption, pero in a governmental level. Kasi tulad ng yung binayaran niya si Baron dun sa film, parang yun yung Hello Garcia tape ni Gloria at saka ni Garcia. So, bali parang corruption na talaga. Tapos yung part niya sa solution is siya yung masamang tao. So, siya yung dapat i- parang dapat i-solve na problema. Yeah. Dami. Siya yung isa sa mahalagang characters din sa film na Ashon Salonga. Dahil siya yung isa sa mga dahilan kung bakit nakalaya si Ashon Salonga mula sa Salonga. Tapos, ang karakter ni Mayor Kuridami, parang pinapakita siya bilang isang makapangyarihan din sa sa prison na kasi na-employ siya niya yung mga guwalda at mga prisoners doon. Tapos, parang tingin niya, malakatas yung tingin niya sa kay Ashon. Tsaka, parang may nakita siyang kakaibang potential kay Ashon. Tapos, ayun. Parang naging hamas ni Gordami para kay Ashon kasi ginabayan niya si Ashon tsaka binigyan siya ng protection ni ano ni Mayor Gladami. Tapos yung parang nire-represent ka na sa side dinamit niya rin yung mga connections na para makalaya si Boy sa bata. Sa pang ginawa ni Gladami na abuso sa kanyang kapangyarihan ay yung pag kausap niya doon sa ano sa warden na bigyan ng parol yung si Ashon Salonga. Tapos kung ang masasabi ko, parte rin siya ng solution kasi yun niya, palaya niya si Ashon Salonga kahit sa masamang paraan. Para sa inyo, Nay. Apo! Salamat, anak na dalaw. Para sa inyo po, Nay. Salamat. Tay. Nagagalit po. Ba't tino ka na? Kadyo, tama na. Huwag mong konsentihin ng maling gawi. Tatay ni Asho, pinakita yung typical na Filipino parents. Na yung tatay yung parang stricto, tsaka yung matigas. Tapos yung nanay yung parang considerador, tsaka malambing sa anak. So, ang pinapakita lang dun na epekto kay Asho is wala masyadong naging epekto yung character ni Ashon kasi kahit na pinagsasabihan siya ng tatay niya na bumalik na lang sa bahay nila kapag matino na, dumadalaw pa rin siya para lang kumustahin sila pero hindi pa rin niya binabago yung mga ginagawa niya. Tapos sa pa, bandang huli ng movie, yung pagkamatay ng ina ni Ashon, pinakita doon yung medyo malambot na side ni Ashon na naiyak siya nung namatay yung ina niya at parang pinakita na yung iba niyang ginawa is pinagsisisihan niya. So, parang ang societal problem lang siguro doon is medyo naging malambot yung nanay ni Ashon sa kanya. Parang wala siyang perspective ng tama o mali. Basta mahalaga sa kanya, nakikita niya yung anak niya at yun, pinapakita yung unconditional love ng ina. Kung mapapansin natin yung film, makikita natin na black and white siya.
Tapos ano, doon kasi sa era na yon, noong 1940s, 1950s, doon talaga hindi pa siya gaan yung color, kaya black and white siya. Tapos mas mas mararamdaman din ng audience yung kung ano talaga yung tunay na nangyayari noong time na yun. Mas gumaganda rin yung cinematography niya since yung mapaglalaroan lang ng directors ay yung shadows and lightings. Tapos dun pa, mas may increase yung depth niya and yung texture ng scenes. Tingnan naman natin yung pelikula sa ibang view. Simulan natin kay Io Ehresto. Bakit nga mas Io Ehresto yung nag-portray kay Ashong? Kahit na sobrang laki nung agot ng edad nila. Ito yung mga posibleng dahilan. Si Io, ayun, habang ginagawa kasi yung movie, sumabay siya sa ano, malapit na mag-eleksyon. Kaya ayun yung parang way ni ER para magpabangon ng pangalan. Tsaka, yung pinoportray niya, si Asho, yung isa sa mga trace niya ay kinukuha niya yung, kumukuha siya ng pera at pero binibigay niya sa mga mahirap. Kaya ang gusto yung iparating ni ER ay ganun din siya, na parang tumuturong siya sa mga mahirap. Tapos, kaya si ER siguro, parang ginamit niya yung movie para magpagawa ng pangalan at pataasin na rin yung parang bilang ng buboto sa kanya. Yung movie, pwede natin tignan siya bilang siya yung nag-debut siya ng bagong ingredient dun sa mga palabas na inaayot sa merkado. Iba kasi ito parang madalas kasi yung palabas sa mga sinyal ay yung mga comedy, mga rom-com, tapos ito lang yung the action, parang bago. Kaya siya pumatok kasi bago siya sa panlasa ng mga manonood. Tapos, kaya bago, madaming tuwa't ang kilig, madaming nanonood, madaming rin nakakilala kay PR. Sa panahon kasi ngayon, yung paraan ng pagboto ay base sa fame tsaka sa pangalan. Kung masikat ka, mas maraming chance na iboto ka ng tao. Tsaka, all in all, pinapakita na ng talabas nito na mass media ay napalang epekto nito. Pwede kang ilumot nito sa pesto, magkaroon ng pangyarihan, ng kasaganahan, basta yun. Kaya, ang mass media, isa na siya sa mga medium na para transition ng mga politiko. May artista, tapos hindi yung politiko na. Kaya yun, parang, ang laki ng epekto nito sa society,